Okay, I like the one sa Barangay Paho that may setup labong din na ito na ito nga bypass direction. Sa initial na itong hibawan, 4 kilos kapin ang himong bypass operation na ito sa usang babae. Captain, ready mo? Oh, aduna sa kay katungod sa Ernong Lawas, usa ka independente o masaligan nga doktor na himong mapili. Kung dili ni mo kaya mo bayad sa doktor, ang gobyerno ang mahatag ni Perino na libre. Ha? Babae ang maong subject sa ilang bypass operation. Sa initial nga itong igawan, 4 ni kakilo ang ilahang di bypass, no? Dapin ragin siya kalsada. Na principal sada ano siya na principal sada mga viewers sa man karon eh chief man eh kung pila yung bit-bit aning maong babae no kaya sa atong initial nga naibuhan nagbit-bit ni siya og 4 ka kilo nga shabu. Initial kining maong nakuha kani gipalit mag-so. Kani siya na 50 grams ning gipalit no? 25. Okay, so sa initial mga chopper kani bosag ka ng plastic sa kumba ka ng mga asin ng no, o kani siya sumisat na nalang mulang half siya sa ice mga chopper hindi mga tumura i-marking ka na as mo'y napalitin sa kaposyo ba yun. So, check ang ganyan mong paper bag. Mga shopping ka rin. Ano niya ang bypass money? Bypass money. Bypass money. 500. Nakipad mga super. Ano yan?
Liangga Surigao del Sur. Eleonor Kistadjo ano kini maon nga suspect gikapkapan sa usa ka babaeng pulis no yang jack ya mamuli ang standard operating procedure mga super di matungura as kung babae babagi na mukapkap di pwede lalaki mukapkap delikado sa bangyakuan kaning nanguta na no ato sa ato ni kuan diyan sa may barangay Paho sa Dagbayan sa Lapu-Lapu mga super ang kaning gihimong anti-illegal drug operation ang kining maong nga pagpangronda karon di pangulohan sa City Drug Enforcement Unit mo ni ang babae nga subject nga si Eleonor Eleonor Kistadjo Surigao man ni native of Surigao din so 100 grams times 10 is 1000 pero kung dali siya gipoy siguro diri subo kay dili bini pwede nga gikan Surigao di ari siya diri QUI niya TADIO Kistadjo. Nakita nyo ganyan, no? Kining mga shabu disood sa backpack nga ito sa babae nga karon paghabwa mao ni ang mga sulod mga Chinese tibag na color green kwenta ko rin sa program kasi naka-address na niya rin kasi naka-address ko Liangar, Liangar, Surigao del Sur ni pulisyon na lang ito Ang gihimong inventory mao ni mga igala gipang markingan sa ni
kining mga syabong na confiscate ni Eleonor Estadio of nidahangin methamphetamine hydrochloride unknown na syabong mga sofer ang kining maong nakuha kining maong niya nakuha nga nidahangin syabong sa bad at kining ato balik ko na siya mga nag-view ko sa Sunstar syabong mga sofer on kining nakuha May gabi na itong tanan na spesyalidad itong mga sige. Parang ang mga pangyayari niya ang buwan. Masya itong pag-usap? Kaya itong operation ka rin? Yes, very fortunate kay after how many weeks of trabaho na ito,
info gathering, trabaho surveillance, kasing tanan-tanan ipuhat na ito. It came, it resulted to positive na ito. Positive ang naging transaction na ito. So, kanis siya nga trabaho, joint operation is of course, sa intelligence na ito, and of course, sa CDEU na ito, Letter Major Bigoy, sa tuwapot sa unit na ito. Of course, under ni sa tuwa sa itong supervision, sa tuwang City Director, si Colonel Benson. So, it's very fortunate nga after ko ang dito na nakuha na ito ang atuang subject, pila kasi mana idlas din siya, no? Idlas din siya, actually, dili ni siya taga diri, nakatransact din siya karoon na ito for pila ka days lang, pila ka weeks na, and we are fortunate nga maayo ang atong naging proseso para makuha na ito ng iyang loob niya. Nakatransact siya, nakakuha, tag na niya, druga siya. Sa background ni siya sa babae, dinakpan? Yes, kani siya, actually, dili din siya taga diri, no? So, manhin niya siya dali, mag-deliver. Ang ihang area is dili lang Visayas. Tibuok na area sa Mindanao, na po yung area dili sa Visayas. So, may bala na to siya through sa itong mga continuous na follow-up for the past weeks. Nigawas yung pangalan, that's why nangita tagparaan para saon na to na pagkuhan. So, gitrabaho na to siya, then karon nakuha na to siya. So, it is a very big accomplishment sa mga sa PNP. Especially right now na nagproblema taning problema sa drugas, and here in Salapu-Lapu, we will never tolerate na although na mga chess under sa direksyon sa itong mayor na to, ato agin yung panigamutan nga pinakagamay nga magdalusot sa padili kita mo sugot. And it is this accomplishment na makita nato nga dili muundang ang kapulisan. So, considering ba na yung area Mindanao o Visayas, o siya pa mag-iayon niya, ang iyang item, gikan sa Mindanao Pugdado sa Visayas, yes. Or hundo lang din sa Visayas, hundo ni order, iyalang kuwaon. Actually, sa itong mga latest na information, dili pa taka definite kung asa jugikan niya, but definitely in the coming days, makuha na ito. What's the big deal right now is nakuha na ito ang iyang posible nga ma-distribute niya kaning 4 ka kilo, takot jud kay ni siya factor. So asa gyud kay cancer, Mindanao or Cebu lang? Ang karon dili pa nato ma sure, dili pa nato ma-quantify kung asa dapita. Pero travel niya sir through kuan asa man, barko or airplane? Yes. Barko and mga sakyanan. Sir, membro ni siya sa drug syndicate? Kana po niya itong i-verify pa nato na siya, but definitely someone nga holding ni ani kada ko nga dakong amount sa drug, posibly. But now, I cannot definite pa now. But in the coming days, we'll surely makuha na. Ano siya, criminal record, sir? As for now, wala pa. Wala pa tayo na recover. But we'll update you from time to time. Okay, sir, estimate. So, ako rin iklaro, sir. For example, ang iyang amo, nasa sa Seoul sa kanyang prison one, niya, possibly ba nga, for example, pag nasa sa Cebu, ang stocks na rin niya para Cebu lang dito o para Visayas. So, pag nasa Mindanao, dito po ang yung stock para po Mindanao. Possible ba ni kayo if ever kung i-travel niya? Sige, possible na siya kung i-travel niya? Actually, all angles right now are possible. No? So, kahit karong pang nato na siya nakuha o doon natin mga kuwan sa una before, possibly gitanan. No? So, possibly nga, ang pinaka-definite niyang source on would be or transaction would be coming from the inside or napoy possibly nga narapot siya sa gawas. So, but definitely, she is one of the persons, one person of interest na makita ito ang ipagsaligan dito. Because you cannot carry this amount of shabu if dili ka dito. So, are we going to communicate po sa Mindanao area kung asa kikang region? Yes. Possible, appeal po siya sa SBI po dito sa area? Yes, actually, we will do everything. We will give information sa makuha na ito. We will also try to get all the information that they could have para mas ma-dig deeper na ito unsay background niya. Budigyan na siya, sir? Yes. Pasahit ng budigyan, courier po siya? Yes. Courier din, mo dispose po. Yes. Sir, ang kini bitong gipostan sa uban nga mga drogas, gikuan siya kaning Chinese tipak bitaw, yes. Tipak nga inana tipak, no? So dunay mga operation sub sir nga ingon ani sab ang style nila, yes, diba? Actually, that's why makita na to not only in Visayas, also in Mindanao, also in Luzon. Usually pag every kilo nakita na to kaniging green tea nga bag, permitting na siya makita na to. So there is indeed a big possibility na dili lang yun dire sa Visayas ang area or ang source yun. It may be a national nga property. Makita mo na to ang similarities niya. Uh-huh. No? Sa not only in Manila, not only in Manila. Same packaging. Actually, sa history po na to before last year, same gihapon ang dagat. So
If we will going try to dig deep in this and connect natin sa tanan. Makita na to as meditation. Hopefully, no? Hopefully in the future, we will be getting more bigger fish for you. Kagaya na siya ninyo, kanulis, mag-isod idlas kayo siya. First, ano yung pag-attempt o ga-transact siya? O sa day, ay ang kuhan nga, murag idlas man siya? O sa day, pamaagi sa transaction, anong, karoon niya na, ato ko nagkuha siya? Yeah, actually, dili lang ako ma-divulge kung sa kipina kami yung process na mo. But definitely, it took us more than 2 weeks, no? More than 2 weeks. Not only para mag-reach yung transaction siya, but of course, we are trying all the angles na posible na asan mo makuha. Because we are dead serious na makuha din na mo siya because paggawa siya sa mga pag-follow operations. Sir, estimate na to, pila ka kilo? Karon nata sa almost 4 kilos, 4,000 grams. Uh-huh. So, standard drug value probably around 27 million. Uh-huh. So, 200,000. Yes, 27 million, 200,000. Uh-huh. Salamat, sir. Okay, si Polisyon ng Colonel Jules, okay, Mami, no? Wala po kasi mabili si Polisyon ng Subject sa by bus suppression nga si Eleonor Kistadyo. Joint operation ni sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu Police o sa City Drug Enforcement Units o sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Live diri sa Barangay Paho. Hingga pa yan sa Subo, mauni ang pinaka-latest nga mga update karong mga gabiyon na sa gipaygon nga bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Live dili sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini si Romeo Marantal, dagang salamat, mayong gabi.